Hello, hello, hello mga kamino. Today, Sunday. So, the same, dito pa rin ako sa aking hideout sa paligid ko. Ayan, kaya dito ako nagluluto. So, mga kamino, itong Sunday, hindi ako nagsama sa gala. Kasi nga nagpa-therapy ako kanina. So, nagpahilo tayo. Kasi mga kamino, naka-recover na talaga tayo Gumaling na talaga ako sa aking stroke. So, konting pamamanhin, konting mga tinatawag na nerve pain na lang ang nararamdaman ko. So, kailangan natin i-continuous lang yung therapy. So, kumbaga, nagpamamassage lang tayo. Kahit hindi pa naman ako na stroke, talagang ugali ko na magpamassage ng twice a month. So, now na nakaranas na ako ng stroke. So, siguro, pag kursunada magpamassage tayo. So, kailangan kasi natin yung magpamassage, guys. Kailangan natin magpa-relax ng ating mga tinatawag na mga nerve, ng mga sarili natin. So, malapit na mag 1 year na ako ay na-stroke this coming July 6. So, kumbaga is, sa awa ng ating Panginoon, ako ay naka-recover. So now guys, mayroon akong trabaho, may waiting work ako na nag-aantay sa akin na malaki ang sahod. Kasi siyempre, hindi naman tayo basta-basta na ako sinira. But hindi na ako papasukin ng auntie ko kagtiyuhin kasi katwira nila baka daw matrigger yung pagka-stroke ko. So sabi ko, of course, mayroon naman tayong konting sahod sa YouTube. Pero alam nyo naman na pag small YouTuber pa lang tayo is hindi naman kalakihan at hindi in monthly. So, depende sa viewers na ating makukuha. But you know guys, na talaga pala na pag mag 1,000 views ang video mo is automatic po mapasok sa ating revenue. Kaya ako'y natutuwa kasi umaangat na umaangat ang revenue ko araw-araw. So, at least marating din natin yung tinatawag na maka-monthly, na stable ang monthly income natin. So, darating din tayo dyan guys. So, marami akong mga project na dapat ko gagawin dito sa pagtanggap ko na ng sahod sa YouTube. Pero of course, inuuna ko yung sarili ko na talagang mag full recovery ako. So now, I feel thanks talaga na ito, full recovery tayo. So, step by step yung gagawin ko ng mga plan, ng mga project, yung pag-social experiment ko, itutuloy natin yan this coming sahod natin sa YouTube. Kasi siyempre yung first sahod natin sa YouTube is pinamili ko ng mga dapat kailangan sa pagbibigs, pagluluto ko, diba? So this coming na sahod ko is mag-start na tayo ng social experiment. But before ako mag-start ng social experiment, mag-start muna tayo ng little business. So, nag-plan kami or nag-plan ako at support ako ng tiyuhin at tiyahin ko at bibigyan ako ng puhunan. Magtinda ako ng mga food na nakapak lamang doon sa mga kakilala ko kung saan doon ako lagi naka-standby doon sa bahay kubo at sa mga ibang kakilala ko. Kasi alam nyo guys, marami ho akong na-encounter o na-meet ng mga paralyzed person dyan sa tuwing ako'y maglalakad-lakad, sa tuwing ako'y dadaan sa kung saan-saan. So, noon, hawak-hawak ko yung aking baston. But sa bandang huli, nakikita nila akong naglalakad ng padandahan. At sa bandang huli, nakikita na nila ako na mabilis na maglakad. Tinatanong na nila ako, di ba ikaw yung dumadaan dito na nakabaston? Ano bang nangyari sa'yo? So, pag ipaliwanag ko sa kanila na stroke ako, nagugulat na lang ako. Sasabihin nila, uy, ganun din yan. Ituturo ako sa loob na may tao. Sometimes mayroon nakahiga. Sometimes mayroon nakaupo. Na isya rin na stroke, sinasabihan niyo namin na ganito ang gagawin, ganun ang gagawin. So, alam niyo ba guys na ang nangyayari sa akin, tuwing makadaan ako ng ganun, ang tagal ko makaalis, ang tagal ko makatapos dahil
Sinishare ko yung ginagawa ko kung paano ako naka-recover sa kanila. Kaya natutuwa naman ako guys na makakausap ko yung person na kagaya ko na, nakaranas ng stroke na makangiti at mag-uuo na ganitong gagawin. Kasi guys, sinishare ko na huwag silang maghinto sa pag-exercise at tulungan ang sarili. So natutuwa ako guys, you know guys, sa kahit na stroke lang ako, pumakadaan ako ng ganyan ng mga tao at ito'y gumagaling ako. Pinibigyan ko sila ng inspiration in way na sinishare ko sa kanila yung experience ko at naranasan ko na pare-pareha lang kami. Ngunit ito, tinutulungan ko yung sarili ko para makarecover ako agad. So, nagiging successful ako sa tulong ng ating Panginoon. So, guys, for today, ito lang muna yung aking ibibidyo. Alam nyo naman na nagbibidyo ako, nag-back voice ako ng magandang boses, diba? At saka, of course, mananatili pa rin ako mag-share ng mga magaganda at masasarap mga mino para sa mga kapwa ko, family ko dyan, sa mga kamino ko. Mayroon pa rin kayong makukuha ng mga ganda mga menu na mga bagong recipe ko na sinishare ko. At of course, ang araw-araw na kinakain ko na kung bakit ako ay gumaling agad. At of course guys, baka magtataka kayo kung bakit pa ulit-ulit ang aking luto kasi yan ang dapat na kakainin namin. Kasi guys, kasi dito kami, tatlo lang kaming matatanda dito sa bahay. Ng gallbladder, ako ay na-stroke, ang isa naman may mahina yung puso. So kaya ang ulam namin paulit-ulit pinaksiwan sinigang at kumakain kami ng mga kani pero bihira. Usually paulit-ulit lang yung isda, pinaksiw, ganun. Steam ang tawag ko doon. Okay, at saka sinigang. Yung the rest, yung aming kasama dito ng mga pinsan ko ay spirit yung pagkain. Separate na separate yung pagkain. Kung anong gusto nilang kakainin, makakain nila nun. Hindi yan kumakain ng aming mga pagkain. Magluluto sila ng mga sarili nilang wish kung anong gusto nilang pag maging satisfied din sila. Kami naman tatlo, iba yung pagkain namin. Talagang nasa diet na, nasa control na dahil na siyempre may sakit na kami. Okay guys, ito yung aking little kitchen. Ito yung aking araw-araw na nilulutuan. Today is Sunday, gumala sila. Yun nga, ako ay hindi sumama dahil nga nagpa-therapy ako. So may natira pa akong isang tray na baked chicken. So, ito yung big chicken. Yan, guys. See? Ayan. Kasi, nag-bake ako kanina kasi gin-bring nila doon sa puntahan nila na gala. Every Sunday, alam nyo naman na gumagala kami. So, ito yung big chicken. Yan. So, naubos ko na nga kanina yung isang buong garlic. Napakasarap po yun, guys. Napakasarap po ng buong garlic. So, ito. Kakain ako ng lunch after ko na magbibidyo nito. Again guys, maraming salamat sa inyo. Please don't forget sa pag what we call this, sa pag-subscribe, sa pag-views ng mga video ko. Kasi yung pag-views ninyo sa mga video ko, umaangat yung aking video. Umaangat yung aking what we call this, revenue. So malaking bagay ho para makatulong sa akin. At alam nyo, gusto ko rin na makatulong pagdating ng araw na kaya ko nang tumulong. Diba? Ganun naman tayo guys. Kailangan natin tumulong pag kaya na natin tumulong. Again guys, maraming salamat sa inyo. This video is hindi ko siya i-edit. Ako mismo nagsasalita. Ako mismo yung na dito ba? So, kasi yung mga bagong latest video ko ngayon is puro back voice or editing voice, and then hindi ako nagpapakita. Sometimes, ganito rin tayo, at least linggo, at saka hindi maingay for now. Natatakot lang kasi ako ng copyright, diba? O kita mo kahit papano maingay pa rin, pero at least na minimize ang ingay. For now, hanggang dito lang yung video natin. See you on my next video, kag sa project ko na mag-business. Mag-lako business ako. First, I think siguro
pansit sisig. So guys, antayin nyo yung aking recipe ng pansit sisig. And then yung puhunan ko guys is 1,000 peso. Kung paano ko palakihin sa araw-araw na paglalako or sa depende kung anong araw ako magluto at maglako, ang 1,000 peso na puhunan ko sa paglalako. Okay guys, bye guys!